to idol, si Katrina Miasco, 23 years old po siya, and matapos niya nga pong tablahin yung mga panliligaw daw po ni Kagawad, pababanta daw po ang inabot niya. Naku mula po. Dito, kay Kagawad Christopher Gultiano. Niligaw siya ng Kagawad, nung hindi niya sagutin si Kagawad, hindi niya pinapansin, inis na si Kagawad, banta ang inabot niya. Opo. Mm-hmm, delikado ka ngayon, Kagawad ka. But anyway, kausapin mo natin, pareho sila, para maging patas tayo, both sides should be heard. Miss Katrina, Madam, meron tayong audio visual kay Ma'am. Ma'am Katrina, so niligaw-ligawan po kayo ni Kagawad. Opo. Paano po manligaw si Kagawad? Parang nangunuhol po siya ng pera. Okay. Paano po halimbawa sinabi niya? Ano to, yung sinabihan kayo harap-harapan o ito via Zoom o text o messenger? Paano ba? Sa text po. Bigla po siyang may nag-miss call po kasi ng mga 8. Matutulog na po kasi kami noon ng mga bata. Tapos sige. May nag-miss call po. Tapos hindi ko po nasagot. Tapos nag-call back po ako ng mga 9. 9 mahigit na po yun. Okay. Tapos nung sabi niya, huwag kang tumawag, sabi niya, nandito ako sa house. Naku, sino ba to? Sabi niya sa akin na, may text siya dito sa akin na, si Kagawad Lulong to, kasi yung alias niya, Lulong Gultiano po. Lulong, okay. Lulong Gultiano. Hmm. Tapos nung sabi ko, di po ako naniwala kasi wala pa naman po akong number sa kanya. Hmm. Sabi ko, sino po talaga to? Pwede po, pakisagot na lang, tawag po ako ng tawag sa kanya. Tapos yun na nga po, relax, ito po yung ano niya, relax lang, ako po si Kagawad. Relax sabi na. Ko sa'yo, dati na, ako yung magdala ng relasyon natin kung sakali pagbigyan mo ako sa feelings mo. Ako bahala, tawag ka lang kung wala kang pera. Huwag kang mahiya dahil gusto kita, pero ito lang masasabi ko, tayo lang ang nakakaalam. Good night, I love you, may I love you pa po siya. Okay. Pero paano niya po nakuha yung number niyo? Hindi, yun nga po yung hindi ko po alam. Kaya nga po gusto, pinatawag ko po siya sa barangay. Hindi naman po siya sumipot. So, hindi niyo po na gusto yung panliligo ni Kagawad. Kaya ang nangyari, nung tinablan niyo siya, kayo po'y pinagbantaan. Minura ko po kasi siya eh. Okay. Minura ko po siya. Tapos, minura niya din po ako. Oy. Yun na nga, inano niya na po ako, binantaan niya po ako na bukas daw, pupuntahan niya ako sa bahay, makakatikim daw talaga sa kanya. So, naano po ako, natakot po ako nung, mahigit 11 na yun. Pumunta po talaga ako gabi na yun, pumunta po ako sa bahay nila. Kinonfirm ko po kung siya po talaga yung nagtitext. Nakonfirm ko po kasi pag, tawag po lang po sa asawa niya, siya yung lumabas po, tapos nagsisingyas po siya na wag daw akong maingay. Pag-usapan na lang daw namin bukas. Okay. So yung sinabi ko sa kanya na, Cole, huwag ka namang ganyan. Inarinig yung asawa niya, lumabas yung asawa niya. Sabi ko, anuhin mo naman yung asawa niyo kasi pambabastos na po yung ginagawa niya dito. Kahit ganito lang po ako, dinan po ako yung dapat na parang babuyi nila ako ng, yung wala po akong kinakain na, aanuhin nila ako ng pera. Kasi okay, ma'am, sandali, mama, baka bumitaw. Kanina pa si Kagawad naka-hold. Kagawad Christopher Gultiano, Barangay Carmen, Boston daw Oriental. Kagawad. Hello, Sir Idol. Magandang hapon. Magandang hapon. Marunong ka ba magminanay, mag-mandaya? Oh, marunong. Bigyan na yun. Nangasay, gihinang mong hini, Kagawad. Well, ganito yan, Sir Idol. Oh, hindi na naintindihan. Wala nakaintindi sa inyo. Okay, naintindi naman yung sinabi ko? Sir, ano po? Mga alas 8 ng gabi, ay tinawagan ako. Yung pangalan sa cellphone ko, Vincent, ngayon, yung dati niyang kalitin, yun yung nagpundok ng number niya sa akin. Ngayon, pagtawag ko, sir, tapindin ko yung number niya, ngayon, hindi siya tumagot. Pagdating ko sa bahay, tinitan ko yung cellphone ko, sir, maraming Miss call, sabi niya, tawag please, sabi, yung number mo parang familiar ko. Sabi ko, sir, Kagawad Lulong Gultiano po, anong problema? So ang ibig mong sabihin, sir, ang unang nakipag-ugnayan sa inyo, itong si Katrina. Hindi, sir. Yung number ni Katrina, nakapunta sa cellphone ko dahil yung kalit niya, ginamit ng cellphone ko.
Kaya nga kagawad, paiksing ko na po. Meron pong mga ebidensya, prinsinta sa amin, ito pong si Katrina, na kayo po ay nagtitext sa kanya at nililigawan niyo po siya. Hindi po, nagtitext ako sa kanya na ulit man siya, extended po, sabi ko, nagpakilala. Kung may intention ako, sir, hindi na pakilala sa kanya. Hindi, kaya nga kagawad, bakit mo siya nililigawan? Hindi, nag-good night na ako. Sir, ito, nag-good night na ako, sabi ko, good night, sir, I love you. Yun, sir. O, bakit ka nag-I love you sa kanya? May asawa ka naman. Joke lang yun, sir. Wala naman. Joke? Okay, kaso hindi niya nagustuhan yung joke ninyo, kagawad. Oo, sir, okay. Oo, tapos ngayon nagbanta ka pa. Nung tablayin ka niya, nagbanta ka. Pag-usap mo kayong dalawa, sige. Katrina, kausapin mo si kagawad. Nagiginig na si chairman, sige. Pwede po ano sa salita namin, sir, para malabas ko talaga. Oo, sige, ako magta-translate dahil nakaintindi ako. Itong dabaw, ano to eh, yung Minandaya, kung tawagin. Malalim na Bisaya to. Hindi maintindihan to naman si Buano Dabawenyo, pero ibang Bisaya to. Go ahead po, sige. Translate ko. Kol, inatagan takaw kol, baya ko lang higahin, higayon kol, na mukad to ko sang kuan, mapasaylo pa takaw, pero nahihimo mo kol, sige pa mayo ako hikuan kol sang kalsada kol, tapos nga, di ka na ako sang barangay, yun alaw mo ka na, sang korte na kita magkita, nasa akong tablahon mo kol na, ako yang niya kuan kol, ya bastos, di porkit ang kwarta mo kol, mapalit mo tanan gusto mo. Oh, yakasabot ka o kagawad? Ha? Kasabot ko. Oh, ang sinabi po nung si girl, ang ina-expect niya na itong si kagawad ay magsusorry at bakit niya ginawa yun, sahali pagdating doon sa barangay, itong si kagawad nagmamatapang pa at pakiulit-ulit, nawala na ako mahaba. Unang itong igilaong mo, Katrina? Yung sinabi niya po sa akin, sir. Hindi, unang ito yung sa barangay. Okay, ang sinabi niya pala, na makita nang tayo sa korte sa halip na magsore. Ito po yung sinabi niya. Kaya po natakot ako kaya nung araw na yun nag-chat na talaga ako sa tulpas. Kagawad. Oo, sir. Kagawad, para hindi tayo mamonitor ng KBP, ha? Hungog ka, bigan ng ina mo, ha? Kagawad. Yakasabot ka? Sabot ako, sir. Hindi, si Cherry tumatawa. Ano, Cherry? Ano? Yung ina, hindi, sinabihan ko, disiplinahin ka dapat ng nanay mo, yun sinabi ko. Kagawad, ako, mag-sorry ka na lang kagawad, kasi pag mamalaki mo yung korte, tutulungan namin to na tingnan natin kung saan ka pupulutin dito. May ebidensya kagawad, kumpletong ebidensya. Sir, hindi na po yan mag-ano, sir, maghihingi ng sorry, sir. Kasi kahit mag-sorry po yan ngayon, sir, hindi ko na po mapapatawad. Ano yung sabi niya, sir, doon sa mga tao doon, ha? Hindi daw siya maghihingi ng sorry kasi kung pira lang daw ang labanan, lalaban daw po siya. Oh, kagawad, dato ka kagawad? Madaig sapi ni mo? Marami. Wow, cancer, why? Pira yan, sir. Sabi ko, mayaman ka kagawad, marami kang pera. Wala, sir, wala yan. Siwa, magdaong cancer, wala kang doon siya saan, magdaong. Oh, kung wakay sapi, na nga sa hambugiro ka o intawon. Kung wala kang pera, bakit ka mayabang? Wala po lang maghinampok, sir. Wala po maghinampok. Oh, hindi siya mga mayabang. So, unang nang hinangon nato doon. O, oh, anong gagawin natin ngayon? Yung madero saan, sir? Sir, Adol. Oh, unang da. Yung madero saan, at tulag lang bayad yung club, suriyan ko yung ama. Ay, ako ang suri. Unan? Bukad ko na lang sa bahay nila, hayo ko ng sorry. Pupunta ka sa bahay nila, mupang pasaylo, humingi ng sorry. Oo. Okay. So, okay, Ma'am Katrina, pupunta sa bahay nyo at magsusorry? Hindi na po, kasi nakapile na po ako ng kaso, sir. Saan? Sa korte? Sa ano po? Yung ngayon po, ngayon lang po kasi na ano yung na-release po yung Certificate of File Action. Chairman Evencio Butulan, Barangay Carmen, Boston Double Rental. Chairman Butulan, sir. Yes po, sir. Ito po kasi yung mga yung file ni Katrina sa barangay, pinadala ko ng summon yung kagawad ko. Apo. Nag-refuse siya refuse to receive siya. Refuse to receive? Or is he refused to receive, sir? Then, first summon, then, pinadala ko rin siya ng pangalawa na summon.
Hindi pa rin yan so, tinanggap? Hindi tinanggap. Yun ang ano niya. Kung sabi niya sa nagdala ng sumon, nasa court din lang magkita. Okay, so ganito, Chairman, bigyan niyo na lang po ng certificate to file action itong si Katrina para tulungan po namin siya makapag-file, ma-elevate niya po yung kaso sa korte at magsasamba siya ng kasong grave threat. Mayroon na, sir. Idol, mayroon na. Ah, okay. Naka-file na sa police yun eh. Okay. Pinala ko na sa police kanina. May certificate to file action na, pinirmahan ko na. Okay. At saka, may subpoena na naman. At dalawang summon at saka isang subpoena, hindi niya tinanggap. Yun okay. Ang ano ko, binigyan ko ng certificate of file action. Nagpunta po sa police station kanina. Opo. At dinala ko yung certificate of file action para ma-file yung kaso sa korte. Opo, sir. Opo, sir. Salamat po. Yun talaga dapat talaga. Chairman, sobrang thank you, Chairman Butulan. Sir. Sige, sir. Sige, sir. Madayaw na adlaw kanimo, Chairman. Madayaw na hambong sa Chairman. Sir, ang trabaho ko lang yan, sir. Walang personalan. Okay. Trabaho lang. Dagan salamat, Chairman, ha? Buutang ka, Giyod, Chairman. Buutang ka, Chairman. Oh, si Chairman buutay. Kasi mabait si Chairman. Oh. Okay. Sige. Kagawad. Hello, sir. Na magsasampa ng kaso sa korte, itong si Katrina, paano ito ngayon? Awal, problema, sir. Ang file yan. Kayo, kayo, may mga... Na, tutulungan namin ito siya mag-file ng kaso. Awal, may mga, sir. Kaya, ano, pag-ibig may amutang ito na. Hmm. Okay. Next time kasi kagawad, una, makinig ka mabuti ha, may asawa ka na, hindi ka na dapat nanliligaw. Okay, pangalawa, okay. Karapatan mo naman talaga kahit na sabihin namin na huwag ka naman ligaw, maniligaw ka pa rin. Sige, gusto mo mag-insist na manligaw. Kung tinatabla ka ng nililigawan mo at ayaw sa'yo, huwag mong puwersahin at huwag mong daanin sa santong paspasan to the extent na ikaw ay magbabanta. Diyan ka kasi, dahil diyan ka sumabit ngayon at diyan ka mga kasuhan. Nagets mo? Okay, sir. Okay. Yung pagbabanta, Chairman, kagawad eh, yung pagpapadala niyo po ng mga I love you, eh, wala akong nakikita sigurong kasalanan mo doon. Di ba? Okay, sir. Okay. Kung meron lang siguro, unjust vexation, dahil inaasar-asar mo siya, I love you ka ng I love you, parang naharas na siya, yun siguro. Pero ang pinakamabigat dito, eh yung bang babantaan mo siya kasi tinabla ka niya, that's grave threat. Yun yung mabigat-bigat. Wala akong nagbanta. Meron eh. Sana yung grave threat niya rito. Meron eh. Ito, grave threat to. Oh. Yakilakaw kay Peryong Ugdagol. Sabot ka, Peryong Ugdagol. Yeah, ha? Sir? Yakilakaw kay Peryong Ugdagol. Wala, sir. Na. Yang imong atubangan na putlo niyang kanang ni Dagol. O Peryong. O si Sharin, lumalaki mata. Ano pinagsabi namin? Okay. Ito, oh. Bukas pupuntang kit sa bahay niyo. Bukas makatikim ka sa akin. Bukas sumanda ka. O yan. That's grave threat. That's threat. Di ba, sir? Tawag mo sa Attorney Garrett. Panalize natin kay Attorney Garrett itong binitiwa mong salita. Sige, pakibilisan mo, Odette. Tingnan natin. Ito, sabi mo, bukas, pupuntaan kita sa bahay nyo, matapos kanyang tablay na, matapos niyang tanggihan yung mga paniligaw mo, nagalit ka, sabi mo, bukas pupuntaan kita sa bahay niyo, bukas makatikim ka sa akin, bukas humanda ka. O, pagbabanta yan. Well, ang sabi ko, sir, ang taong ko ka na, sir, so, natupay ka mayo. Tapos, tinex ka niya, bastos. Sabi niya sa iyo. Tapos, sabi mo, putang ina mo rin. Ay, sorry, relax ka lang. O, di ba? The minute na tumanggi na po at sinabi na sa iyo, ayaw ko, huwag mo nang i-insist yung sarili mo. Attorney Garrett. Yes, sir. Una, paki-analyze na ito ano, sa legal yes, point of view. Una, itong si Kagawad, panay ang padala niyang I love you, niligaw-ligaw niya itong si Ma'am Katrina at hindi naman nagugusto ni Ma'am Katrina yung mga paniligaw niya, itong mga kung ano-ano mga pinagsasabi niya sa text. Although, wala namang mura, puro paniligaw lang muna. Then, nung yes, tinabla na siya,
opisyal ng tinablas siya ni Katrina at sinabi sa kanya na huwag ka nang manligaw at ayoko sa iyo, lintik ka, etc. Ito ngayon sinabi ni Kagawad, listen, bukas pupuntaan kita sa bahay niyo, bukas makatikim ka sa akin, bukas sumanda ka. Anong pag-analyze mo rito kung batas ang tatanungin? I see at least 3 crimes, Sir Rafi, na pwede kong i-prosecute dyan. First of all, may tinatawag tayo ngayon na grave threats. Like you said po kanina, tama po yun. I-threaten po yung ating complainant with a crime. There is no other indication that sasaktan siya. No? So that's at least physical grave threats to commit physical injuries. So meron po tayong yun. Second, Sir Rafi, dun po sa tinatawag natin, it's a new law, yung Safe Spaces Act po. Yung sa Safe Spaces Act po, no, yung harassment sa babae na kahit nililigawan mo lang siya or yung pinipilit mo yung sarili mo sa kanya, even though online mo lang ginawa, imprisonable offense po yun for 6 months, Sir Rafi. So that's our second crime. Third crime, magtuloy-tuloy po yan, pwede po nating ipasok yan under Violence Against Women and Children, engaging in any form of harassment that causes yung sinasabi nating mental or psychological anguish, pasok na rin po sa vouching yan. So meron po tayo yun, yung 3 crimes natin na ginawa ni Captain and ni Kapitan at mukhang... Kagawad pala, sir. Oh. Yes. Ayun. Mukhang may 3 crimes and maganda yung body of evidence natin. Ayun. Salamat, Tony Garrett. No problem. Sir. Ayun, Kagawad, oh, inanalyze ni Attorney Garrett tungol ng ACCIS party list. Okay, eksperto siya pagdating sa batas. Tatlo ang pwede may kaso sa iyo. Narinig mo, Kagawad? Okay, sir. Oh, ngayon, iirit ka pa, magmamatapang ka pa. Imbis na magpakumbaba ka, magmamatapang ka pa. Ayan na, meron ang certificate of file action ito. Tutulungan ko siya, si Katrina, yari ka. Hmm. Ha? O, ano yung gusto na, ay, kayo, ano pa? Oo, may gusto na. May mahimot na. Hindi kita may... Unahan, huwag ako makasabot. Di ko naintindihan. Amo yung ganaan gusto, may mahimot ko. Ah, kung yan ang kanyang gusto, tatanggapin mo. Oo. Okay. Sige. Ah, Katrina, tatlong kaso, isa sampa mo, tutulungan ka namin, magsampa ka ng kaso kay Kagawad. Opo, salamat po. Criminal case. Opo. Okay. Kagawad, tutulungan po namin siya. Ganun na lamang po, Kagawad. Hello, sir? May nakaintindi pala. Oh. Meron ata taga, ano to. Translate niya sinabi ko, yung sabi ko, Kagawad, yakila ka kay Pering og Dagol, yang kan mong atubangan, pag abot mo sa tong kay Dagol, og Pering, putlon nila ka na. Okay, may nagtanin na. Ha? Oh, tanaw lang, tanaw lang na to. Ha? Na, pagtarong, kanag-imong lubot, na, tanaw lang nato, butangan nag-grasa, ug suksukan ug Kagawad, maraming salamat sa inyong time na binigay sa amin, Kagawad, ha? Okay, sir. Okay, sir. Oh, pag andam-andam lang kay Pering ug Dagol, Walang problema, sir. Walang problema. Oh, sige, magandang hapon. Okay. Ma'am Katrina, hello po. Madam, tuluyan mo po ito. Kasi hambugero, mayabang. Tuluyan niyo po ito. Sir. Ma'am, dalawang basis na po kasi yung ginawa niya sa akin, sir, eh. Opo, ma'am. Naintindihan kita. Madam, we will help you. Okay? Yung panggastos sa korte, lahat-lahat, although malayo kami, pero kami po ang gagastos at kung kinakaya lang, meron tayong kukuha ang abogado niyan, papadala ko yung pera doon sa abogado na kukunin mo para makasuhan na ito. Okay? Salamat. Hindi mo kayo makapunta niya kasi malayo, pero pag meron na po kayo na piling abogado, kakausapin po namin, kausapin natin ni Garrett, bibigyan si Attorney Garrett ng guidance, so mag-usap siya ng abogado, and then kami na po ang magpipinance. Okay? Salamat po, sir. Magandang hapon po, madam. Magandang hapon din po. Naintindihan mo ba sinabi ko? Hindi, idol. Yung last part. Naintindihan mo yung lubot? Hindi, lubot. Ibig sabihin kulot. Kulot yung buhok. Ah. Yun, lubot. Lubot, pero yung dagol. Pero yung dagol, lubot. Lubot, yung parang... Lubot. Kulubot, yung bok, inyo. Ang katulang tawa. Nakapang na ako sa netizen, sir. Ang atubangan, intindihan mo? Ano, sir? Atubangan. Atubangan. Oo, naintindihan mo yun? Atubangan, lubot, pero yung dagol. Dinudugtong-dugtong mo. Itong... Butangan o coconut...
Coconut oil. Marami pala mga bisa. Marami pala bisa na nanonood. Hindi. Imong lubot. Paminsan-minsan pinapractice ko yon. And I'm proud na isa ako dito siguro sa Maynila na nakakapagsalita pa rin ito. Ito yung Mandayang dialect. In fact, hindi lahat sa amin sa pamilya nakakapagsalita nito. Ako lang ata, ako si Kuya Mon. Yun lang ata eh. Si Erwin marunong pero Bisaya si Erwin eh. Straight Bisaya si Erwin Cebuano. Ito kasi mas malalim pa. Kuminsan pag ayaw ko maintindihan ng mga katabi ko, mas pupunta ko halimbawa ng Davao, Cebu, magsalita ako ganito, hindi ako maintindihan. Nalayo, di ba? Actually, Idol, may nagtatanong po na netizen. Oh. Idol, ba't ang dami niyo pong alam na dialect? Tsaka, siya Bacano, Idol, marunong ka din sa Bacano. Kasi, nakapunta ako dun sa Manay, sa Davao Oriental, nakapag-aral ako dun. Ayan. Sabi nun ng netizen, sir, kung ano yung lubot. Ano yung lubot? Lubot. Ano ula mo? Ula mo, lubot. Ano yung sabihin? Walang masama, di ba? Lubot. Wet pack, sir. Bahala na kayo. Bahala na, man. Sabi po na netizen, sir, ha? Binabase ko lang. Si James Sapong. James Sapong, tama ka. Tama. Ah, Bisaya siguro si James Sapong. Kasi sa Bisaya, yun din yun ata eh. O nga, ano. Eh, marami pala tayong mga taga-Bisaya. Marunong ko ng Idol. Marunong ko ng Bisaya Cebuano, marunong ko ng Dabaweño, actual Dabaweño tawag niyan eh. Marunong ko ng Chabacano, konting Ilocano. Pero ang gusto ko matutunan, gusto ko na ma-perfect ngayon yung Ilocano dahil my father was an Ilocano. And then my wife is Ilocano. Marunong ka, Idol, mag-Ilocano, Chabacano, Bisaya. Di ba? Tapos yung ito pa. Okay, sige.